Good afternoon, everyone. So it's already 1 o'clock. We shall start the objective of this weekly seminar series for admin officers and PNCOs and personnel. Is intended to be able to update us ng mga bago o mga basic man lang, no? Basic na trabaho ng isang admin officer. Yung mga basic na knowledge and information, policies, procedures, protocols na dapat alam natin lahat. This is in conjunction with yung daily natin na ina-announce through our Facebook page, yung police management. But this one, isa sa mga opportunities kasi natin is yung tao natin, si Jordan, happens to be a graduate of this course, kinandak ng NCRPO. So, buti na lang, ano, meron tayong tao na nag-graduate na ito. And she was tasked to cascade yung lahat ng mga natutunan niya sa course na to into bite size. No? Ang ibig sabihin nito, bite size. Weekly siya, pero at least dahan-dahan natin siyang matututunan. Kasi yung course nila, inabot ng... George, gano'ng katagal yung course mo? 15 days, sir. 15 days. Oh, 15 days. Pero yung 15 days na ito, araw-araw siya, no? And then at the same time, 8 to 5 yung klase nila, George. So, hindi natin kaya yun sa admin. Hindi natin kayang gawin ito dahil marami pa tayong ibang ginagawa. So, ang ginawa natin, biniyak natin yung mga subjects. Now, meron tayong subject for today. The subject for today is IPER, no? Bakit IPER? Sa dinami-dami ng subject, inuna natin. Kasi parating na yung second sem. So para mabawasan natin yung napakaraming mistakes at napakaraming paulit-ulit na pagsasubmit ng IPER, tapos pagdating dito, nire-reject siya, or pagdating sa health service, nire-reject siya. Kailangan natin matutunan, no? Yung mga bagong paraan, mga bagong policies, mga bagong advice regarding IPER. So what we are trying to do is to minimize yung errors and at the same time, pinutulungan din natin na mas mabilis yung compliance natin. So I hope this series seminar for today will help all of you na participants ngayon dito. This is a recorded session, by the way, no? Makatulong po ito sa inyo para kayo po ay hindi na mahirapan sa pag-comply. And at the same time, di rin kayo mahirapan magpa-comply ng mga tao and ma-address din ninyo yung mga questions or mga queries sa inyo sa level ng districts and for your personal capacity as police officers. And I hope everyone is here and we hope later on, no, we invited our chief, we invited also our assistant chief as the closing remarks po ng activity na ito. So again, this will just be the first of a series of seminars that we'll be conducting. Later on, after ng presentation, we will have a question and answers. Sa mga tanong po ninyo, para hindi nyo makalimutan, pakilagay na lang po sa ating chat box para po i-address po natin yan mamaya. So anyway, without further ado, no, let's start this seminar. Again, I would like to thank everyone for being here and giving your time and effort. And at the same time, we would like to appreciate also si Jordan for her effort, no? Sa kanya to, effort niya talaga ito. So anyway, George, take it away. Thank you very much and welcome to this seminar. Okay, sir. Good afternoon, ma'am, sir. Before we start the IPER lecture or the proper lecture po, may I introduce myself dun sa mga hindi po nakakilala po sa akin. Ako po si BSSC Jordan, isang admin PNCO po dito po sa Regional Medical and Dental Unit. Ma'am, sir.
Ang topic ko po ay about IPER. So yung IPER po natin, ma'am, siguro po, ang alam po lang natin IPER, pero hindi po natin alam kung saan po tayo kumuha ng reference. So ang references po natin po ay napapaloob po sa NACOL po Memorandum Circular Number 92-012 entitled PNP Performance Evaluation System, otherwise known as Individual Performance Evaluation System, on November 30, 1992. So since 1992 po siya na declared to implement an evaluation system for the improvement of individual efficiency, discipline, and organizational effectiveness. And then, pangalawa po, NACOL po MC number 93-0119, amending NACOL po MC number 92-012, prescribing the use of 5-point rating scale in compliance to the CSC MC number 12 series of 1993. Yung po sinasabing 5-point po, yun po yung andun po mamaya sa ano, sa pinipil upon po natin IPER sa form. So then yun sa PICO PERF system, yun po yung PNPM-BPLDS-5-1-03. Yun po yung para sa PCO po, PERF system. And then sa PNP Cooper system, yun po yung PNPM-BPL-DS-5-104. Yung purpose po ng IPER to foster the improvement of individual efficiency, work ethics, and behavioral discipline of the BCOs and PNCOs. Then to provide a basis for professional growth and to determine those who possess outstanding abilities for conferment of greater responsibility of higher position, and to identify specific areas of individual weaknesses with a view towards improvement, and to motivate the personnel in working to the fullest, and to provide an impartial evaluation of PCOs and PNCOs who appear unable to meet the standards and should therefore be considered for attrition from the survey. Ito po yung mga levels ng rating scale po natin. The outstanding, very satisfactory, satisfactory. Poor and very poor. So pag outstanding po, ito po yung ibig sabihin po. Achieve exceptional performance, clearly higher than competitive peers, exceeded all or most objectives, and added value beyond the scope of the normal job. Then very satisfactory, achieve completely all aspects of most objectives of the normal job, and even exceeded in some areas, consistently demonstrated competency. And then satisfactory, achieve the essential requirements and minimum expectation, usually demonstrated competency. Then Yes, sir. Yung bang ano, yung bang sa rating natin, anong rating yung wala ka marireceive na pera? Sir, yung ano po, satisfactory. Satisfactory then for very poor, sir. So pag may rating ka ng satisfactory pababa, wala ka makukuha? Yes, sir. How about outstanding? Outstanding, ano yung requirements?
yung outstanding yun po yung mga concert, yung mga merong mga awards tayo na mga activities na meron tayo i-present na sa higher headquarters, sir. Tulad ngayon, sir, pandemic, dahil tayo po yung nag-cater sa mga facilities, so binigyan po tayo ng outstanding na rating, sir. Pag walang nailagay na gano'n? Sir? Basta meron tayong gagawing AAR, sir, sa lahat ng mga activity natin na pwede natin may justify na ma-rate na as outstanding, sir. Sino ang dapat pumirma? Sa outstanding, sir, yung mismong chief ng officer. Yung sa justification ng OS, sir. Paano yung sa mga district? Sa district, sir, sa district level, sir, kung mayroon silang AAR, sir, isasubmit po sa atin dito, sir. Yun po yung team leader. Ano yun? Naglib ako, nagsasalita pa. Yung team leader nila, sir, na mag-signature doon, sir, tapos i-acknowledge lang po ni CEO. O dito sa label ko ni chief natin, sir. Chief ng RMDU. Okay, thank you. Yes, sir. So doon sa concert, meron tayong three major part of the PICO per NPN, PNCO per. Yun yung output, core competencies, at saka personal qualities. So, pag sinabi yung output, yun po yung ano, it includes the quantity, quality, and timeliness of work done vis-a-vis. Ibig sabihin yung vis-a-vis, Latin word, the required target output. Yun po yung isang major part of ano, PCO at PNCO per. Then sa core competencies, ito po yung refer to the core competencies are basic and essential in order to efficiently and effectively deliver required services. So this in aspects includes the following. So yung job knowledge, yung kaalaman sa trabaho para sa PCO, and then supervisor control, ito po yung pangasiwa ng mga ating official, and then people management, pamumuno sa mga personnel nila, and then yung organizational responsive, yung kapayahan na tumugon sa ating organization. Yun po ang isang under ng core competencies para sa PCO. Iba naman po dun sa PNCO. So, number one, yung job knowledge, ganun din po yung alam, yung job knowledge, yung po yung kaalaman sa trabaho o yung designation nila na ibinigay sa kanila. Then yung work management, yung pamamahala nila dun sa trabaho, kung paano nila kampanan, interpersonal relationship, kung paano sila matutungo sa kanilang office mate o kasama sa opisina, and then yung concern, ito po yung pagmamalasakit sa ating opisina. Yan po sila kumukuha na dyan po sila nagbilis ng ating grade din sa IPER. So din sa personal qualities, ito po yung sinasabi na characteristics which enhance or adversely affect individual performance. So dito po napapaloob kung bakit po tayo minsan bumabagsak, dito po nagre-reflect, lalo na po yung mga may mga kaso. May dito po kasi nagre-rate, isa pa nakapaloob po dun sa IPER po natin. So once na mayroon pang kaso o may nagawa pa, kasi nire-rate po tayo ng
immediate supervisor natin pag PMCO. So hindi porke pag may rate na outstanding po ang isang unit, automatic po lahat po ay magiging outstanding. Depende po sa personnel po yun. Kung mayroon po siyang nalabag, lalo na po dun sa personal qualities po niya, mga ma'am sir. So, mechanics of the implementation of the PCO per NPNCO per system. The PCO per shall be conducted by the immediate supervisor, yun ang rater, to his or her subordinates. Yun ang rate every 6 months. So, kaya every 6 months, kasi twice a year po tayo nag-IPER. So, July and then December for over 6 months. So, it shall be submitted to PES, PPD, DPRM within the first 20 working days after the rating period. Kung ang rating period po natin is January 1 to July, January 1 to June 30. So, bibilang po tayo ng 20 days doon, dapat maipasa na sa PES. So, kaya po minsan, napapansin po natin, nag-a-advance po yung mga headquarters po natin na mag-submit. Kasi nga po, mayroon po tayong target date. Dapat hindi po lumampas dun sa binigay ng DPRM na 20 working days para po hindi tayo malagyan ng uncomplied. So dito po sa rater reviewer designation, ito po yung mga sa NHQ, pero dito po sa atin na po, mag-concentrate po ako, magkaroon lang po kayo ng idea. So, magkoconcentrate lang po ako sa atin, sa NASO. So, sa NASO, sir, for example, ang rating CCO, yung chief natin sa MDU, ang rater niya po si chief of staff, and then ang reviewer niya po si deputy director ng health service. Pag ang assistant chief, ang rating ng RMDU po, ang magiging rater po niya si CO, chief ng RMDU, din ang reviewer niya po si chief of staff. Pag sa PCO po, sa mga chief sections po, chief sections ng RMDU po, sa RMDU pa lang po tayo, ma'am sir, RMDU, ang magiging rater po nila si assistant chief RMDU, and then ang reviewer CCO po, lahat po ng chief section. Then minsan po dun sa under ng mga chief natin, mayroong PL, police major. So ang magiging rating ng police major nila yung chief nila ng section. Kunwari police major still yes, under sa kay Ma'am Jacinto. So si Ma'am Jacinto ang magiging rater niya, and then ang reviewer niya po si assistant chief RMDU. Pero kung PLP yung rank niya po, pero under po siya ni chief nurse, ang magiging rater po niya si police major, yung kung senior o kaya supervisor niya po, so nurse supervisor, yan po yung police major still yet. And then ang magiging rater reviewer niya po si chief nurse. Pag sa mga PNCO po, kung sino po yung senior nila na Oscar doon, sir, siya po yung magiging rater, and then ang kanilang reviewer po si chief nurse. And then doon sa mga district level po, for example po, ang PL po, ang kanilang rater ay si assistant chief RMDU, and then ang reviewer nila si CO. And then si ang mga PCO, ang rater nila po si PL, and then ang reviewer po si assistant chief RMDU po. Sa PNCO po, chief clerk, and then PL ang reviewer po sa district level. Sa detailed personnel naman po is, kunwari, ako po yung DS, tapos ang rater ko po yung immediate supervisor ko po.
For example, ang immediate supervisor ko is si chief clerk. Tapos dun sa reviewer, sir, depende po. Pwede po kay chief PRMS or kung saan po sila mother unit magpa-pirma, sir. Pwede yun, sir. Depende po sa kanila. Pero pwede natin saklawin sila, sir. Yun po yung rater reviewer po ng bawat personnel po natin, sir. Okay na po, sir. Ma? Yes, sir. Sorry. Yes, sir. Paano po sa kanyara din yung kung magti-print nung pin-time nila, pin-in yung rating sheet? Sino ang magti-print? Sir, dun sa regarding sa paggawa ng IFR natin, sir, per section po. Pero po yung mga iba na mga unit or offices, ang ginagawa nila, sir, individual na sila po yung gumagawa ng IFR nila, sir, IFR. And then, ang gagawin lang po ng kanilang chief clerk, titingnan po nila, sir, iti-check kung mayroong mali dun sa pinilapan nila. Pero pwede rin per section, sir, per section. Kasi po, tayo po na nasa admin, tayo lang po yung magpo-consolidate, then isasubmit sa atin, iti-check po natin kung tama na lahat bago nila ipa-final print. Kaya isi-send nila sa atin through subpublisher para hindi na sila magsayang ng papel. Para iti-check na lang po natin kung ano yung mga mali na nakalagay po dun sa kanilang order, sir. Para ma-correct na po. Kumbaga sa part natin, sir, tayo po yung magbibigay ng ilang araw bago yung target date ng health service. Tayo magkukonsolidate sa as a whole, sir. Kasama po dito sa atin at saka sa district po. Tapos yung mga detailed natin na personnel, magbibigay lang po sila ng copy permit sa atin, sir, kopya para po yung record purposes sa atin. Pero sa mother unit pa rin sila magsasubmit, sir. Kasi sila po yung magta-transmit sa kanila. So, yung pag-print ng ano, yung IFR, sir. Ng rating sheet? Yes, sir. Yung IFR kasi, hinintayin po natin, sir, yung galing sa headquarters, sir. Yung pinaka-form niya, sir, bago tayo magpa-publish ng soft copy sa mga district po natin yung nakakasakupan natin, sir. Nagbabago yung format? Yes, sir. Nagbabago. Kasi minsan, sir, nung sa tagal ko dito, sir, sa admin, may long na IFR. Tapos reduce nila ng A4. Tapos yung dati, sir, ang guhit nila straight lang, straight. Bago binago nila, sir, ngayon, mayroon ng may puwang-puwang na, sir. Iba na sa PCO, iba na sa PNCO yung style ng format na ginawa nila sa IFR, sir. Pero dun sa rating system nila, sir, ganun pa rin. Yung rating scale nila, ganun pa rin. Ang nagbago lang, sir, yung pinaka-format na revise nila, sir. Kaya bago tayo mag-concert, magpagawa ng IFR, magpa-memo, hihintayin po natin yung memo na galing sa health service, sir. Ngayon, pwede rin tayo mag-advance ng tatawag sa admin natin, sir, para maunahan na natin bago habang hihintay po natin yung memo na pagawa sa atin. Para yung mga tao natin, sir, hindi na sila magpaka-cramming na maggawa ng IFR, sir, para hindi tayo maabutan ng deadline. Ganun po yung ginagawa po natin, sir. Kasi paghihintayin, kasi ang hinihintay din ng health service, sir, yung galing din sa NHQ, sir. Kasi minsan, sir, nagbabago. Minsan, nakapagawa na tayo. Kaya minsan, naiinis yung mga nasa district, sir. Siyempre, naiintindihan po natin na sila po ay marami din ginagawa. So, kung paiba-iba, siyempre, sir, nakakapag-consume ng time. Yung
paggawa nila sa tao. Siyempre yung sa mga duty-duty natin, sir, nag-iiba din, may outgoing, ganyan. So, mahirap yung ganun, sir. Kaya minsan na, naiinis din sila. Akala ng mga kasama natin sa baba, sir, tayo yung nagkakamali. At minsan din, mayroon din time na ibinigay mo na yung soft copy, ang isasubmit pa rin yung old na format. So ngayon, ang ginagawa kasi may mga target lead tayo, sir. Pag sinabihan mo naman sila, sasabihin, okay na yan, yung ganun. Siyempre, para makapag-comply tayo, sir, sasubmit na natin. Pero i-informahan natin po yung district na mali yung form nila. So to follow na lang, sir. Okay, okay. Yes. So dito po sa ano, sir, sa Grievance Committee of PCO. Sir. So dito po sa grievance, sir, bago tayo mag-declare ng grievance. So ang nagiging familiar po natin, sir, yung sa IPER po natin, kailangan bago magpirma po yung ratee, rater muna, sir. Rater. Kasi doon po niya makikita po kung magi-grievance po siya regarding po doon sa gradong ibinigay po natin, sir. Kung ayaw niya pirmahan. Ano ibig sabihin nun, George? Kunyari, hindi siya agree doon sa binigay na rate, ni rate, yes, sa kanya. Pag hindi po siya agree doon sa binigay na grado sa kanya, sir, pwede siyang mag-grievance. Kung teka, ayaw niya pong pirmahan. Teka, ulitin natin. Yes, so, print out ng admin officer nila or PHCO or ng chief clerk doon sa district. Tapos, yes, sir. Ang pagka-print nila, nilagyan, yes, ng grado. Yes, sir. And opo. Then, papipirmahan ngayon doon sa individual PNCO. Yes, PNCO, sir. Opo. However, nung makita nung PNCO, yung grade niya, hindi niya in-expect. Hindi niya tanggap, sir, yung grado. O, kasi yung grade. Ang nilagay sa kanya, sabihin natin, poor. Satisfactory. Okay, o, satisfactory. Sir. O, sabi niya, hindi ako papayag. Ano gagawin kasi niya? Gagawa po siya ng grievance letter, sir. Pwede niyang patunayan niya, sir, na hindi dapat yun ang grado niya, sir. Gagawa siya ng grievance letter. So, ikokwa niya dito, sir, sa mga may grievance committee po tayo, sir. Balik po tayo dun sa una, sir. George, sa una, sir, yung sa yan, diyan po yung sa grievance committee, sir. Diyan po yung sa PCO spare, sir. Yan yung mga pupuntahan nila, sir. Una, pag sa baba tulad ng sa atin, sir, sa district level, ang kanilang pupuntahan yung grievance nila dito muna sa atin, sir. Dito tapos pupunta siya sa taas, sa health service, sir. Tapos yung health service natin, dun po sa National Grievance Committee po. Umpisaan muna natin sa umpisa. No? So, lumalabas na satisfactory lang siya or mas mababa sa satisfactory. Opo. Tapos sabi niya, ayoko, hindi ako papayag na opo. Ganyan. Yes, sir. Pwedeng mag-appeal po yung ano, yung rating within 30 days from receipt of yung kanyang ano, IPER, sir, yung pag-apila. So, anong documents yung kailangan niyang i-submit? Meron ba tayong pro forma or template? Wala. Template ng ano? Or yung mismong IPER na yung gagamitin? Yung IPER niya yung gagamitin niya, sir. IPER. Kung, for example, sir, kung dito sa atin, greened natin siya ng satisfactory, tapos dun sa iniwanan niyang unit or office is ano to, very satisfactory or outstanding. So pwede niya 'yun isama dun sa kanyang apila, sir. Na nagtatrabaho naman ako, bakit binigyan ako ng satisfactory? Tapos re-reviewin 'yun, sir, dun sa members ng grievance committees. So yung magiging decision dun ng mga committee, sir, 'yun ang magiging final and executory regarding doon sa kanya, sa grievance niya, sir, sa IPER. Okay, sige. Kunyari sa district, no? Kunyari, yes, kunyari sir. Lang naman. Kunyari, sir. Yung detailed personnel natin, sir.
So, yung nasa ano natin, nasa district natin, sabi niya, hindi ako papayag na satisfactory lang ako. So, using the I-perform, yes, sir. I-perform or yung sheet, yung I-per, yes, sir. Magsusulat na may grado siya. Isusulat ka ngayon ito saan? Muna. Gagawa siya ng personal letter request, sir. Sa kanya, sir. Sa TL niya, sir. Kung sino yung naggrado sa kanya, sir. So padadaanin niya sa TL niya. Yes, sir. Magkukunan siya doon. Sasabihin niya yung dahilan kung bakit siya ano, bakit siya binigyan ng grado, nagtatrabaho naman siya. Yung mga ganun, sir, yung mga ikukunan niya doon, i-justify niya. Yes, sir. Hindi niya isasubmit sa RNDU. Isasubmit, sir. Ngayon yung CTL, gagawa din siya ng papunta sa atin, sir. Sasagutin niya, sir. Okay. Na bakit niya binigyan ng grado ng ganun. Okay. Ano nakita then, niyang performance ng personnel, sir. And then tayo po, sa level po natin, so babasahin ni CO, tapos paghaharapin, kung kanya, o kaya pwede na niyang kausapin lang po yung TL bago niya kausapin yung renate ng mababa, sir. So dito bago, sa level ni CEO, sino-sino yung sino-sino yung kasama niya sa grievance committee? Si CEO. Si assistant chief natin, sir. Sa level po natin, sir. Sa assistant chief saka siya. Okay, sige, sige. Go ahead, okay. Okay, sir. Yun po, sir. Tapos yung magiging final executory ng appeal ng bata ay nung personnel, sir. Hihintayin na lang niya, sir. Pero kung sakali man na sa level pa ni CO, sir, mababago na hindi na darating dun sa taas, hanggang dun na lang sa level ni sir, ay ni ma'am, pwede nang mabago yung grado nung personnel, sir. Kung mag-o-okay po yung naggrado. Guidelines on rating, reviewing, and transmitting the PCO per report, duties and responsibilities of the rater. Para sa police commission officer po to, sir, rates his or her subordinates within 10 days, 10 working days after the rating period. Ensure the duly accomplished and signed rating form is transmitted by the admin PCO or PNCO to the ratee for his or her concurrence and signature within the same 10 working days period. So ito, sir, anong pangalan nito? 10 working days po yung kailangan natin. Kunwari magre-rate po tayo ng personnel po natin, dapat bago maibalik sa atin, sir, 10 araw bago sa rating period po. Re-ratehan natin yung personnel po natin within 10 working days. Okay. And then, yung pang napirmahan na, sir, bibilang tayo ulit ng 10 araw na period para bigyan sila ng kopya. Ito po yung responsibilities po ng rater, sir. Ibabalik, titingnan ulit, sir. Yung sa rater, ibibigay natin sa reviewer ng 10 working days period. Pag napirmahan po, 10 araw after the rating period. So, yung pag napirmahan na po ng rate, itatransmit nila dun sa admin. Dapat yung admin natin, sir, ibibigay dun sa raters na 10 days din, sir. 10 working days period. Yun po yung pinaka-importante dun, sir. Ito, yung mga nagpa-file na PCOs at PNCOs who are on non-NDS, non-duty status, meaning hindi po sila pwedeng i-rate ng outstanding, sir, dun sa kanilang IPER. Sila po ay magiging ang rating nila dahil very poor kasi hindi na po sila na, kumbaga sila, sir, floating. Failure to acquire the rating for consecutive rating periods
or a rating of 4 or very 4. 4-6 cumulative rating shall be a ground for attrition. So tulad nung sa atin, sir, mayroon tayong MDS na personnel. So yung kanilang magiging IPER, either poor or very poor. Teka, teka. Kasi, so ibig mo sabihin si PEMSA Same, si PEMSA or Same, di ba naka-NDS siya? Na, opo, sir. Once na NDS siya, sir, wala na siya pong pinanghahawakang designation or position during the rating period ng kanyang pagka-NDS, sir. So, kailan po siya na NDS? For example, October hanggang December 1. So, nagtrabaho lang po siya ng July, September, October. Ah, kaya pala yung ano, kung titingnan natin, no, yung NDS pala natin is 3 months before. Yes, hindi, sir. Siya 4. Opo. O, kasi kung 4 months before, at hindi siya. Oh, hindi siya nabigyan ng rating ng IPER, pwede itong grounds for attrition. Yung pala ibig sabihin nito. Yes, sir. And then at the same time, yung mga naka non-duty status, hindi na natin sila kailang i-rate. Opo, sir. Okay po. Malinaw, yes, malinaw. Okay. The rater shall observe the following in the performance evaluation of PCOs and PNCOs. In the event that a PCOs and PNCOs would be transferred or detailed to another office, unit, or there would be change in position designation due to job rotation or promotion in the middle of the rating period, the immediate supervisor, yung old unit nilang pinanggalingan po, should make a performance evaluation of the PCO for the lapse period and should furnish a copy to an immediate supervisor of a receiving unit who would attach it to her evaluation of the said officer at the end of the rating period. The same shall apply for any movement of PCO within the same office and unit. Ito po yung tinatakal niya dito, sir. Yung, for example po, yung mga detailed o yung bagong assigned po natin, sir. Reassigned. So, for example, si Sir Dedel, ngayon lang po, ay si Sir Melia na lang po, si Assistant Chief. Kaka-reassign po niya ngayon, sir, itong October 7. So yung sa previous na assignment niya, sir, yung nainiwan niya from July 1 to October 6, dun po kukunin niya yung grado. Tapos isa-submit sa atin, sir, tapos gagraduhan lang po natin kung kailan po siya na-assign dito hanggang sa December 31, 2020. 2021, sir. And then, i-divide to natin po yung sa grado niya dun sa GH, dun sa huling pinanggalingan niya, plus dito sa atin, sir. Yun po yung combined score niya. Yun ang magiging score niya sa 6 months, yung second sem niya, sir, na IPER. Ganun po yung pag-grade. Kaya hindi po pwedeng saklawin po natin yung grade nila ng 6 na buwan. So magiging 2 yung IPER nila, sir. Pero pag itatransmit po natin dun sa health service, magiging 1. Kasi i-divide na po natin dito sa atin po, sa RMDU. Tayo po yung magkukonsolidate, tayo po. Pero i-attach pa rin natin po yung first na binigay nilang grade, and then yung sa atin, and then yung final grade. Yung final grade po, yun po din sila magbe-base ng grado. Eh, isang okay. Araw ba yan na kulang nila, sir? Kailangan pa rin nilang kunin dun sa old na unit or office na pinanggalingan nila, sir. Kaya po minsan, ginagawa po kasi natin, sir, yun na po yung naging exercise po natin na sinasaklaw po natin lahat. Kunwari, kalilipat lang po niya, binibigyan na natin siya ng grado for consideration, pero mali po yun. Kailangan po nilang kumuha po dun sa, kasi nakikita po yun sa records po natin sa PAIS. Okay, sige. Bigay tayo ng example. Example to, ha? Yes, sir. So let's say for example, si Major Salvacion, no?
Naka-assign siya ngayon dito sa PRMS as chief. Yes, ngayon, sir. Bukas, bigla akong nilipat sa district. Yes, sa sir. EPD, kunyari lang. Kunyari. Yes, sir. So, paglipat ko doon, bago ko lumipat doon, kukuha na ako ng IPER dito sa region. Yes, sir. Yes, sir. So, uh-huh. ang gagawin ngayon ng RMDO PRMS, i-issuean ako ng IPER mo, sir. IPER mula nung... Nung nagtrabaho ka. Oo. Yung sakop ng second sem, sir. Mula nung July 1 up to ngayon, sir, kung bukas ka malilipat. For example lang, sir. Oo. So, kunyari, and, October 21 ngayon, hanggang October opo, 21 yung yes, sir. IPER ko. Opo. Tapos yung October 22 mo hanggang December, sir, dun sa EPD. And then yung EPD po natin, pag isinubmit na po nila, ibabalik nila yun, sir. Yung dalawa para i-join nila, i-divide nila for final na grado mo, sir. For example, ang binigay na grade sa'yo dito sa RMDU, sir, is very satisfactory. Under ng very satisfactory. Kunwari 90, sir. Then okay. dun sa EPD 90. So, ang equivalent pa rin nun, sir, babagsak 90, sir. Yun ang final mong grade. For the second sem. Mula yes, noong October 22 hanggang December 31. Hindi, sir. Magmula, kasi i-join na namin, sir. Eh. Pag-transmit sa health service, sir, magiging buo na yung inyong grade. Pero naka-attach pa rin yung pinanggalingan ng grado nyo, sir. Dito sa RMD, yun ay per. Tapos sa district. Tapos i-attach namin yung pinaka-final. Okay. Ayan ni sir. Malinaw. Sige. Okay, sir. Ito, yung duties and responsibilities of the admin PCO and PNCO. Ito naman, sir, yung administrative sanction dun sa mga failure. Failure of the rater, ratee, reviewer, and admin PCO, PNCO to accomplish, sign, and transmit PCOPER and PNCOPER within the period required from one of them resulting in its non-submission to PES within 20 working days after the rating period. Kung ang rating period po natin, July 1, 2021 to December 31, 2021, magbibilang po tayo ng 20 working days kailangan po na maisubmit po natin. Pero ang ginagawa po ng direct dun sa health service po, bago yung target na 20 working days po na papunta po sa DPRM, advance po na sinasubmit po natin. Kaya pag napapansin nyo po, madalas po na hindi nila pinapalagyan ng date accomplished yung IPER kasi doon po sila magbe-base. Doon sa IPER natin, sir, kasi dapat hindi mag-lapse po ng 20 days after the rating period. Yun po, pwede po tayong ground for an administrative case for simple neglect of duty. Sinong kakasuhan na ito? Sir? Sino yung kakasuhan? Yung, kuan natin, sir? Chief. So ako yun. Ako yung kakasuhan dito. Yes, sir. Kayo po, sir. Kaya, laging mapapansin po natin, sir, tulad ngayon, sir, for example, yung mga nakadetail po natin na RMFB, humihingi na po sila ng IPER kasi iniiwasan po nila to yung administrative sanction. Kasi sa sobrang dami ng personnel nila, sir, kailangan nilang check-in kasi dapat bago nila ipasa sa dito sa headquarters po nila, RHQ, dapat maayos na, sir. Kasi ipapasa kasama po yung hard copy and then yung scanned na IPER kasama po sa pagpasa. So, malinaw mga kasama no na kung bakit mahigpit kami dito sa PRMS at bakit makulit kami. Isa lang rason yan kasi ayaw namin makasuhan. So, yes, sir. If you want to be able to help us pagdating sa ganito, this is the time na sana huwag kayong magalit no kung bakit kinukulit namin kayo diyan sa baba. Anyway, sige, tuloy natin. May blank form ka ba?
wala namang nabago, sir, kasi yung gagamitin natin, sir, pwede po mabago yung mga blank form. So mayroon naman na silang ano. Pero i-discuss din natin, no, kasi minsan diyan nagkakamali yung period, kung kailan siya, anong ilalagay na period, anong petsa. Minsan pinipirmahan yung hindi dapat pirmahan or hindi pumirma. Yes, sir. Para mga ganun. So I think i-discuss din natin to mamaya. Pero tapusin muna natin yung presentation mo. Dito sa mga black form, sir, ang napapansin ko yung pagpapiling at saka paglalagay ng mga details ng personnel natin, sir, is tulad nun years, yung sa designation natin, sir, years and months. Minsan hindi nila nilalagyan ng years and months na isinasubmit sa atin. So kailangan nila lahat ng blank doon pirmahan. Lagyan nila ng details. Hindi naman nakasad po, sir, na hindi pwedeng handwritten, hindi puro computerized. Pwedeng handwritten, pwedeng computerized po ang IPER. So okay pa din pala, tatanggapin pa rin kahit nasulat kamay. Opo, sir. Basta ang importante doon, sir, na maayos yung pagkakasulat. Pero dahil sa uso naman na daw yung computer, as per ng DPRM, sir, i-computerize na daw lahat kasi modern naman na daw po. Okay, sige. Yes, sir. Sige. Ito, Tapos yung IPER po natin, kaya po nagkakaroon po tayo ng individual performance rating sa mga uniform personnel dahil dito po naka requirements, kumbaga yung assignment or designation, promotion or attrition, training of scholarship grants, performance enhancement incentive, performance. Dito po sila nagbe-base doon sa matatanggap po natin yung pagpapromote natin, yung pag-a-assign sa atin, yung mga designation natin, sir. Siyempre, kung mababa yung grado mo, sir, siyempre, ang makukuha mong PBB mo, sir, poor o kaya wala kang makukuha, sir. Kasi hindi mo na meet yung rating na para dito sa basis ng IPER po natin. Okay. Tulad sa promotion, pag two consecutive tayong satisfactory, hindi po tayo pwedeng magpa-promote sa isang taon. Next year pa tayo pwedeng magpa-promote sa two consecutive IPER. So, isang buong taon, sir. Doon sila nagbe-base, sir. So, kailangan natin talaga ayusin yung IPER. Kumbaga, yung individual, yung personal qualities po natin, pumapasok po kasi doon, sir. At saka yung ating kaalaman sa ating mga designation. So, para sa mga tao natin na na-written ng satisfactory, oo, pababa, i-assure nyo na hindi kayo mapopromote for one year. Opo. Yes, sir. Yan. Ito, sir. Ito po yung mga submission of IPER from NHQ down to NASUS, PROS and NASUS. Sa first semester po natin, hindi po yan napalitan, sir. Hindi po napalitan. Sa first semester, every last Friday of July of same year. So dahil sa regional level tayo, sir, mayroon tayong sa taas, sa health service. So sila po yung nagtatarget nito. Last Friday of July of the same year, dapat maipasa na sa PES, sa DPRM, sir. And then yung second semester, tulad ngayon, sir, second semester na po natin, last Friday of January of the following year. So December 31, 2021 po yung sakop ng second semester po natin ng IPER. Mas maaga dapat, sir, bago yung last Friday ng kwan. Kumbaga, end of January, dapat maipasok na ng health service sa DPRM po para hindi po tayo marmarkan ng uncomplied o kaya yun nga po, makakasuhan ng simple neglect of duty. Clarify ko lang, ano? Yes, sir. Itong deadline na to, deadline ito ng mga sa health service. Sa hindi sa RMDU.
Hindi, sir. Mas advanced dapat tayo, sir. Kasi ito po yung target date na isasubmit na isasubmit ng health service sa DPRM. Sa DP okay. na yan, sir, sa under ng PES. Yan po. So kung yung second sem po natin, ang target date na bago last Friday of January, dapat maipasa na ng health service po yung IPER natin. So mas advanced tayo na magpasa sa kanila, sir. So sa district level po, tayo po yung magbibigay ng kwanit. Kaya kailangan din po natin i-observe to, sir, i-observe para hindi rin kawawa po yung health yung sa kwan natin, sir, sa health service, sir. Kasi sila po yun. Kasi ipa-final listing pa nila yan, sir. May transmittal pa yan, sir, papunta doon sa DP. So, ang hawak po ng health service, maraming RMDO po. So, naiintindihan po natin minsan, kaya nanggugulo. Ganun din po tayo sa baba, sa district level. Kinukulit din po natin sila, sir. So, tayo naman. Tayo, kailan yung deadline natin dito sa RMDO? Kung ito yung deadline sa health service, tayo naman, ano naman yung deadline sa atin? Ng health service, sir? Oh, first ng health week service ng sa atin. First week of January, sir. First week of January, kailangan nakasubmit na Opo. Si RMDU sa kanila. Oh, yes, sir. Paano naman si district? Si district, sir. Habang yes. nagko-consolidate kasi tayo dito, sir, siguro yung target date natin, sir, kaya ng ano, tayo na yung magde-date ng accomplish, sir. Kasi yun ang ginagawa sa previous na IPER natin, sir. Pag hindi pa naibigay ng health service yung target date dun sa date accomplish, o hindi pa natin pinapalagay dun sa personnel, sa mga kasama natin sa na nasa district, sir. Kasi hindi po pwede kung kailan ka nag-fill up o kaya kung kailan ka nagpirma ng IPER, yun po yung magiging date. Hindi po. Yung pong date accomplish po natin nang gagaling po sa health service, sila po yung nagsasabi. Kunwari, ang target date nila, ilagay nyo sa date accomplish nyo, ganitong date. Yun po. Ngayon, ang gagawin po natin, sir, para mayroong distinction ng bawat district natin. Kunwari, si EPD, nauna silang nag-submit. So sila yung kung anong papatak na date yung first week, kunwari 3, ganun. January 3 ang date lot ng EPD, sir. Tapos yung sa susunod kung sinong district, January 4. Para mayroon distinction na hindi pwedeng sabay-sabay, sir, na paiba-iba. Ganun po yung ginagawa namin, sir. Tapos tayong mga taga-RMDU, depende po kung anong pwedeng i-date. Kasi pag sinubmit po natin yung transmittal dun direct sa health service, sir, nakahiwalay po yung 5 districts po natin. Hindi po sama-sama, nakabukod po yung RMDU, then yung 5 district. Okay. Opo, nakaibang folder po sila, sir. Ganun po yun, sir. Kasi ganito yung minsan nangyayari, no? Pag-submit yes, sir. Sila ahead of time. Yes, sir. Yes, sir. So, gustuhan nilang mauna. Mauna. Yes, sir. Ang problema, nagbago ng format. Opo. Ganun, kaya nga po yun ang nangyari, sir. Kaso nga lang, humihingi din minsan po yung health service po natin ng dispensa. Kasi hindi rin po nila kagustuhan kasi ang nagkukondyan po, sir, yung DPRM po natin. Sila po yung nagbibigay. Kumbaga, sila lang din lang ang sumusunod lang din po sila. Wala bang paraan para maunahan natin? I mean, kasi katulad yan, meron silang deadline. Pero sila mismo sa taas, sa DPRM pa lang yung problema ng format. Hindi ba pwedeng mag-set na sila ahead of time, like 2 months before? Oh, ito yung gagamitin natin para sa second sem. Hindi ba pwedeng ganun? Oh, hindi, sir. Tulad ngayon, sir, pag tatawagan mo ang ating health service, sir, ang sasabihin pa, wala pang memo ang taas. So, hinihintay din nila yun, sir. Kaya pag once na, kunwari, pag alam mo na pwede nang mayroon na siguro o kaya late lang siguro, may idea na sila, sir. Concern na natin, sir, sa part natin, nag-a-advance na lang na tawagan sila.
para tanungin kung ano ba yung gagamiting form para may disseminate na, para yung sa target date hindi nagkukumaho. Kaya yan, sir. Tapos tinatanong ko na rin, sir, kung ano yung date na ilalagay sa date accomplished. Yun, magbibigay naman sila, sir. Yun ang susundin natin, sir, kung ano yung binigay natin ng health service po. Yun kasi yung isa sa mga confusing sometimes, no? Tapos yun din yun siguro kung dahilan ng yung mga nasa district, paulit-ulit yung ginagawa nila kasi pabago-bago din yung instruction. So ang tanong ko kasi dito is, paano ba natin maiiwasan yun? Ano yan? Maghihintay na lang ba talaga tayo na meron silang ibigay? O pwede tayong nakaset na yung sa atin para pag sinabi nilang go, meron na tayong i-disseminate? Mayroon na, sir. Yung first sem natin, sir, na form, yun na yun, yung sinin sa kanila, sir, na format. Mayroon kasing mga ibang district, sir, minsan hindi nila napapalitan yung format ng IPER nila, sir, kung ano yung siguro yung naggamit nila nung una-una. Yun din yung, kumbaga, sinibas na lang, sir. Kaya minsan pag nakikita namin, sinasabi naman namin agad, sir, lalo na ngayon dahil hindi naman na isinasubmit agad yung IPER kasi isinisend ng district muna yung subcopy, pinapacheck nila, sir, para maiwasan din yung pabalik-balik, sir. Siyempre mahirap din po kasi yung magpiprint out sila tapos pipirma, tapos pag sinubmit dito, mali pala. Kaya ang ginagawa namin, sinasabi na lang na isend muna yung ginawa nilang IPER, sir, para ma-check kung tama po ba yung ginamit nilang form na ibinigay doon sa health service po. Oh, sige, ganito na lang. Para medyo na tayo, medyo may order of precedence tayo. To our districts, no? Districts na admin officers and chief clerks and TNCOs, please ensure na bago kayo mag-print, mag-send muna kayo o mag-communicate muna kayo dito sa RMDU. Para tayo ay iisa lang yung format na gagamitin. Hindi yung si district, iba. Si RMDU, iba. Meron din tayong tao na iba din yung ginamit. I hope bago kayo mag-print ng kahit na ano, kahit isang papel pa man lang, siguraduhin muna natin na kinomunicate muna natin yan sa ating lahat. And wait for advice na ito yung format na gamitin ninyo. Para iisa lang yung format. Just in case, kung may mali doon, isa lang yung may makikitang merong problema. In this case, kung tinag kayo sa district, nagtanong kayo dito sa RMDU ahead of time, at na-communicate namin sa inyo na itong format na ito ang gagamitin natin, then hindi na fault ninyo or hindi fault ng individual. Nasa amin na dito sa RMDU yung fault if mali yung format o mayroong fault yung pag-fill up. Kami naman sa RMDU, ang trabaho naman namin is to be able to finalize with health service mismo kung ano talaga ang format o may mga pagbabago ba. So short of saying, ganito po, no, mga kasama. Kaya importante po na dapat hindi po paulit-ulit yung trabaho kasi sayang po sa papel and sayang din sa effort. So I hope that is very clear, no? Before printing any IPER for second sem, i-clarify nyo muna sa RMDU. Kami naman sa RMDU will clarify this with health service. And then I hope health service will clarify this one with DPRL. Para kung sakali man, at the end of the day, ang may kasalanan, DPRL. So, ganun na lang po. Meron pa, ano? George? Wala na, sir. Baka may consila, sir, query. End your presentation and let's now open
the floor for discussion with our district. To our participants for this afternoon, first and foremost, I would like to thank si Jordan ano for her efforts, no? Palakpakan na lang natin si George at she has exerted much effort in presenting this information to us. To the district natin, the floor is now open for questions. Any questions to our districts? May question si Lieutenant Garcia. Lieutenant Garcia, sir. George, good afternoon. Good afternoon, sir. Ate George, kita ibabalik ko lang po doon sa ano, sa rating sa Caribbean. Yes, sir. Halimbawa, ako, yes, sir. Rating. Yes, ang rater ko yung assistant chief. Yes, sir. Si leader. ATL. Opo. Tama? Yes, sir. Tapos si TL. Ang aking reviewer, si TL. Po. Opo, sir. Okay. Punta tayo kay ATL. Rating. Yes, sir. Ang rater niya si TL. TL. Yes, sir. Ang kanyang assistant chief. Yes, sir. Tama? Para MD, okay, sir. Punta tayo kay Chief Clerk. Rating. Yes, sir. Sino yung rater niya? Si Chief Clerk, sir. Apo. Si Kwan, sir. Immediate supervisor niya, sir. Ako yun. Yes, sir. Kayo po. Tama? Yes, sir. Tapos si team leader. Tapos si team leader. Yes, sir. Reviewer. Okay. Punta tayo sa PNCO. Yes, sir. Sino yung rater niya? Halimbawa, si training. Si training, sir. Ako. Ay, chief clerk, sir. Chief clerk. Chief clerk. Yes, sir. And then, ang reviewer, TL. Yes, sir. Tama. Punta tayo sa DS. DS, sir. Yes, sir. Halimbawa, PEMS, yung DS namin. Yes, sir. Ang kanyang rater, tuloy ko, Ate George. Yes, sir. Halimbawa, PEMS. Yes, sir. Si DS namin ito. Sino pong rater niya? Si chief clerk, sir. Chief clerk. Chief clerk. Yes, sir. Tapos, ang reviewer niya? Depende po. Yung either yung TL nyo dyan, sir, or dun sa mother unit niya po. Sa admin so, nila, may, sir. Ano siya? May option? Yes, sir. TL or mother yung dun, unit? Yes, sir. Copy that. Mm-mm. Okay na po ako, sir, Ate George. Thank you, sir. Thank you. Welcome, thank you, sir. Thank you, Lieutenant Garcia. How about others? Do you have any questions pa other than the questions raised? PSMS Narawi. Yes, go ahead. Pero sinasubmit po na yun yung kanilang paper dito na sa kanilang may one. Ulitin ko lang yung tanong yung tanong mo, ha. Ulitin ko lang, ha. So ang tanong mo is ang statement mo pala is ikaw yung rater tapos yung reviewer is yung kanilang R1 o AD1 o kanyang admin nila. Tama ba? Tama ba yung tanong mo? Ako ang rater pero yung hindi ang reviewer si TL namin dito or yung kanilang seat doon sa mother unit nila. Anong tanong mo? Ano sir, kasi
pero hindi na namin ipapadala dyan kasi sa limang nila yung hyper nila. Kasi sinasabi nila sa dito na sa B1 nila. Teka, teka. Ano ang tanong mo? Ang tanong mo, ipapadala pa namin dyan yung hyper nila ng mga DS namin. So George, George, hindi. Ang tanong niya, ang tanong pala niya is ang DS ba, ang IPER ng DS, sinasubmit pa ba sa health service? Ganito yun sir Chief Clerk Narawi. Yung regarding po sa DS po natin, pwede po silang magbigay sa atin ng copy lang sir, copy, para just in case malipat po sila o ma-reassign sa health service, hindi na po tayo mahihirapan humingi kasi isa po yan na hinihingi po ng ating admin doon sir, yung IPER nila, yung kopya sir, para maidugtong kung just in case po yung mga makukuha po nating mga incentives hindi maputol. Kaya humihingi po tayo lang ng kopya, kahit isang kopya lang sir, pero hindi po sa atin magsasubmit ng kopya. Doon po sa kanilang mother unit, sir. Doon sila magsasubmit. Yun lang po, sir. Organic lang po yung sa atin, sir. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you. Welcome. So, i-ano lang natin, reiterate lang natin. Ano? Yung mga NAS, mga DS po ninyo dyan sa district. Ha? Ang rater, tayo. Dito, kung sino man yung supervisor sa RMDU at saka DMDU. Pero yung reviewer, may dalawang option. Yes, sir. Yung unang option is CTL ng district. Or o section chiefs dito sa RMDU, sir. Uh-huh. And, then, sa... and then, yung other option or option number two is yung kanilang admin. Yes, sir. Okay. So malinaw yun, ha? Malinaw. Ngayon sa question, kung magsasubmit pa ba sila sa RMDU or DMDU, ng copy, ang sagot ni George is magbibigay lang sila ng extra copy, yung file copy lang para sa yes, sir. For the purpose na kapag sila ay lumipat, at least meron na tayong kopya. Tama yes, ba? Sir. Yes, sir. Okay. So malinaw 'yon, ha. Hindi naman mandatory na kailangan silang mag-submit sa atin ng kopya. Pero kung yes, magbibigay sila, salamat po. Kung hindi naman, no big deal. Yes, sir. Okay, sige. Malinaw na, malinaw. Any more questions, mga kasama? So, thank you for the good question and clarification na Chief Clerk Narawi, no? At saka kay Lieutenant Garcia. Please, wag po kayong matakot magtanong kasi this is our chance to ask questions. Kasi paulit-ulit po ang mistake. The mere fact na ang IPER paulit-ulit every year, twice a year na ito ginagawa, no? Dalawang beses sa loob ng isang taon. And yet, marami pa rin ho tayong paulit-ulit na trabaho, pabalik-balik. Sayang yung bond paper, sayang yung ink, sayang yung effort. No? Nakakaburaot din minsan na paulit-ulit yung isang bagay. So, please ask questions. Wala pong bayad. Libre po ito. It looks like wala na tayong mga tanong. Ano? Ayan, meron. Sige, doon sir, makulit. Pwede ba kami sa makahingi ng soft copy, sir, nung presentation ni ma'am? Para ma-print po namin. Para meron na kami na kahit pag gumawa. Ang gusto mo is kopya ng alin? Kopya ng presentation? Yung presentation po sir. Mga 5 po namin dito sa presentation. Para may guide namin namin po. For info, in-upload ko na sa chat box natin. In-upload ko na sa chat yung presentation. So you can download na doon sa chat box. So check niyo yung chat box din niyo. Kung wala pa, i-upload ko ulit. Meron ba? Meron kayo nakita?
Oh, sige, i-upload ko na lang ulit. Ayan, sending na, sending. Ayan, oh, na-upload ko na. Paki-check po sa chat box. Pwede nyo nang i-download yan. Okay, mukhang wala na tayo mga tanong. We'll just hear the closing remarks po. Isa pa, sir. Isa pa po. Ah, oh, sige, go ahead. Sir, yung ano pala, tanong po. Yung QRT po namin dito naka-assign, sino po ba daw ang mag-rater nila? Or viewer? Kasi meron po dito naka-ano sa amin sa PCPD, pero ako rin po is galing po dyan sa inyo, sir. Yung mga swagger po na sa kahit sa LB. Tao ba ninyo? PCPD person na, sir. Yung iba. Ang karamihan. Pero ako na kasi sa sandali po dyan sa inyo sa service R1, tapos naka-detail po dyan sa inyo. Then, pinag-detail naman dito sa amin. Pero wala po kami hawak na detail order dito sa amin. Uulitin ko yung tanong. Under ninyo? Kayo yung kayo ang nagsusupervise, yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Exactly. Kung kayo ang nagsusupervise, kayo ang nakakakita doon sa tao, kayo ang rater. Ngayon, kung ang problema ninyo is an order that is specifying na doon sila nagtatrabaho, yun yung hiwalay na issue yan. So pag may instruction na ako dito sa atin, we are in the process of finding out yung mga tao diyan sa district pati dito sa RFDU kung sino yung mga tao na walang order sa position ninyo, please inform us kasi para ma-issuean namin ang order. Pero nasagot ko ba yung tanong mo, Chief Clerk Naurawi? Yes, sir. Yes, sir. Malinaw, ha? Okay, sige. Thank you, sir. Any more question? Okay, kung wala na, hintay lang natin na mag-login po si Deputy at indispose po si Chief, si Ma'am De Leon. So ang magko-closing remarks po natin ay yung ating Deputy, si Police Lieutenant Colonel Aquino. Hintayin lang natin, ano? Hintayin lang natin. In the meantime, baka may naisip pa ho kayong mga tanong, ipo na po ng mga tanong. So in the meantime then, I would like to share with you, George, ano yung susunod natin next week na webinar? George, andiyan ka pa ba, George? Main benefits, sir. Ano, pakiulit, ano yung susunod natin? Retirement benefits. Ah, okay. So mga kasama, next week, ang susunod naman natin na i-discuss ay ang retirement benefits, no? Retirement benefits. George, may special na request si Major Maestrado, yung SALEN. Yes, sir. SALEN. Sige, sir. SALEN na lang. SALEN muna or retirement benefits? Hindi ko matandaan, sir, kung SALEN ba yun o retirement benefits yung last week natin ng October, sir. Yung IPNOS. Sige. Di ba, let, tingnan na lang natin. Oh, nandito, yes, na si Sir Aquino, no? Let's hear the closing remarks of Sir Aquino. Sir, magandang hapon po and welcome po sa first webinar series po ng PRMS. Ang naging topic po natin for today ay ang IPER. So, maganda po yung mga discussion. Na-brief na rin po yung ating mga tao sa district at yung mga nandito ngayon. In attendance po yung mga different admin officers, chief clerks, and admin PNCO ng lahat ng district natin. It is our hope, sir, and objective that by doing this webinar series in all admin-related matters is maging knowledgeable na po ng paunti-unti yung mga tao po ng RMDU. Especially po ngayon, parating na po yung second sem na IPER. So we discussed yung mga basic requirements, yung mga madalas na pagkakamali po or paulit-ulit na trabaho. And emphasize din po namin yung
nagkakaroon ng trabaho na madalas, kadalasan po yung pag nagkakamali, piprint na naman, panibago. Tapos panibagong effort, sayang yung ink, sayang yung papel. So, yun po sir, na-deliver na po ni George. So, we are thankful po kay George who underwent the HR training with R1 na ngayon po ay na-deliver na po niya. Next week po, sal-end naman po yung topic namin. So, sir, we are now ready to hear the closing remarks of our Deputy RMDU, Police Lieutenant Colonel April Aquino, sir. Maraming salamat, Chris. Si CEO kasi medyo busy kaya hindi siya makakonect, hindi siya makaano sa atin ngayon dito. Pero maganda tong webinar series na to dahil itong isa sa pinoproblema natin before. Kahit nung naging admin ako sa CRAME, usually pagka nag-submit ng IPER, bumabalik sa ibabalik ng DPRM sa atin dahil merong mali doon sa IPER. So parati yan, parating may nangyayari ganyan. Ang maraming nagkakamali usually sa police regional offices. Ang pinoproblema natin yung malalayong police regional offices. So pag may mali, babalik pa natin sa police regional office, sa PRO, tapos yung PRO, gagastos na naman pabalik sa atin. Dahil hindi nila kinatanggap naman yung galing sa email. Gusto nila physical na IPER na pinirmahan mo. Hindi pwede yung scan copies. So maganda to, matutuhan natin kung paano yung tamang pag-fill up ng ating mga IPERs. And malilesen yung ating mga pagkakamali sa paggawa ng ating mga IPERs. So with that, maraming salamat sa pag-attend din, no? Sana marami tayong natutuhan para hindi na tayo nagkakaproblema sa pagpirma ng ating IPOs. On behalf of our CEO, congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-attend. At, yung mga natutuhan natin ay gamitin natin sa paggawa ng ating IPOs sa susunod. Maraming salamat. Thank you very much, sir. And thank you for gracing po yung pong ating webinar series. Again po, no? This is the first of our webinar series sa PRMS. This will be continuing po ito. Weekly po namin itong gagawin, sir. And i-record po namin ito para po for future reference po. Pwede na pong panoorin ito ng mga katao po natin. Yung mga hindi po naka-attend ngayon, they will be able to capture or watch this at their own convenience habang sila po ay nagtatrabaho kung wala po silang time na makahabol po dito sa seminar na to. Anyway, sir, maraming salamat po. Okay, sir, ma'am, maraming salamat po. This concludes po the first webinar series po ng PRMS. I hope marami po tayong natutunan. So, ma'am, sir, magandang hapon po and we can now leave the Zoom link. Salamat po. Thank you po. Salamat.